Hello guys, welcome back to my channel. This is Joy Joy Gonzaga. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. In today's vlog guys, gagawa tayo ng Siakoy or Twisted Donuts. Ito yung paborito kong snacks noon guys, pero hindi ako basta-basta makakain kasi wala kaming pera pambili. Hindi to priority namin noon eh. Yung bigas yung priority ng nanay namin. At ngayon, dahil alam ko na kung paano to gagawin, ituturo ko sa inyo para pag mag-crave kayo, pwede nyo na itong gawin guys. Ito na yung solution sa lahat ng mga cravings nyo. At saka guys, samahan nyo ako guys kung paano to gagawin. Let's get started! Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin guys para sa ating recipe ngayon. 3 and 1 half cup of bread flour, 1 half cup sugar, 1 egg, 1 and 1/4 cup milk, yan ang milk na ginagamit ko, 3 teaspoon yeast, 1 teaspoon salt, at kakailanganin din natin ng vanilla, 1 teaspoon. At ito guys, machine guys, kasi tinatamad ako na mag-manual, so gagamitin ko to guys. But next vlog guys, gagawa ako ng tinapay na mag-manual tayo guys, para naman yung mga walang mixer, makakagawa rin kayo. Okay guys, simulan na natin yung ating Siakoy for today. Okay guys, simulan na natin guys. Una natin gawin guys, yung dahil yung yeast na ginagamit ko hindi siya instant, so kailangan natin siyang i-activate kasi active yeast yung ginagamit ko. Ilagay natin dito guys, ipa-activate muna natin siya for about 10 seconds, at lagyan mo ng sugar guys. Pag mag-a-activate na siya guys, tutubo tong yeast natin. Pag instant yung ginagamit nyo guys, hindi nyo na kailangan siyang ilagay dito. I-direct nyo na lang siya dito guys. Tapos, pag halu-haluin lang natin yung mga ingredients natin, yung flour natin, ilalagay natin dito. Yung ating asukal. Yung isang itlog natin. Ay, one more thing guys. Nakalimutan ko ilagay. Kailangan natin ng melted butter. 2 tablespoon. At saka asin guys. At 1 teaspoon na vanilla. Nakalimutan ko guys, butter. Butter or pwede kayong gumamit ng oil. Dahil hindi ako nakapag-melt ng butter, so oil yung gagamitin natin ngayon. Hindi ko kasi na-prepare kanina guys, so gagamit tayo ng oil. 2 tablespoon lang na oil guys yung gagamitin natin guys para sa ating Siakoy today. Paborito to ng amo ko guys. Yun ang gusto-gusto ng amo ko kasi pag magluluto ako ng mga Pilipino na pagkain, kakain yan. At happy din ako kasi makakain din ako. O di ba? Hihintayin lang natin guys na mag-activate yung yeast natin kasi hindi to instant yeast eh. Ito na guys, nag-activate na yung yeast natin. Tingnan nyo, tumutubo na siya. Hindi pala siya 10 seconds guys. Mga 1 and a half minutes siya. Nag-active yung yeast ko. Ilalagay na natin siya dito guys at i-mix na natin silang lahat. Gagamit ako nito ngayon guys kasi tinatamad ako mag-mix ng magkakamay. Yung manual ba kasi kailangan niya ng malakas na ano, braso.
muna yung gilid, guys, para ma-mix talaga lahat. I-mix natin to about 6 minutes, 6 to 7 minutes, guys. Hanggang mag-ano siya, mag-elastic siya, yung maganda na yung dough natin. Guys, kasi iba-iba yung mga flour depende sa brand na nabili natin. Tingnan niyo to, guys, yung flour na nabili ko, kahit yung measurement ko insakto, pero wet pa rin siya, guys. So pag ganito, guys, dagdagan natin ng kunting flour, pero wag magdagdag ng marami, ha, konti lang, pang ano lang natin siya. Dagdag tayo konti, guys. Kasi yung flour na nabili ko, iba yung brand. Basa pa siya. Pag basa, mahirap yan i-perform ng ano. Unti-untiin nyo lang, guys, mag-add ng flour hanggang makuha mo yung enough na consistency. Na ba to? 6 to 7 minutes ko itong inano, guys. Mini-mix. And take note, guys, 5 tablespoon na flour na nadagdag ko dito, guys. Kasi iba yung brand na nabili ko. Tapos, ano siya? So, 1 and 1/4 cup na water. Ano siya, guys? Basa pa siya. Okay na to, guys. Tapos, make sure na pag ano kayo sa dough nyo, malinis yung kamay nyo. Nagwa-wash na ako, guys. Ready na siya, guys. Okay na siya. Happy na ako sa consistency nito. Oh. Maganda na siya, guys. At mabango yung dough kasi nilagyan natin ng tingnan nyo, guys. Oh, ang kinis na niya, guys. Pag i-manual nyo ito, kailangan nyo siyang kasi pag mag-manual kayo, guys, take times talaga. Kasi kailangan natin makuha yung consistency na ganito. Malalaman nyo, guys, pag okay na yung ano nyo, yung dough nyo, pag ginaganyan nyo siya, bumabalik siya. Tingnan nyo, oh, hindi siya mag-stay. Pag ganyan, guys, okay na siya, guys. Tapos, ibalik siya natin dito at i-cover natin ng cling wrap. Pero bago yan, lalagyan muna natin ng oil para hindi mag-dry yung dough nyo, guys. Papahiran natin yung oil, yung dough natin, bago natin siya i-rest. I-rest natin to ng 1 hour, guys. I-ano lang. I-cover nyo lang ng cling wrap to, para walang air na makapasok sa ating dough. At babalikan natin to, guys, after 1 hour. Ito talaga, guys, pag gusto natin kumain ng sariling atin
na pagkain. Tiyaga lang talaga, guys. See you again later, guys. Ito na, guys. After 1 hour na to nga rest, nag-double size na yung dough natin. Gagawin na natin to siya, guys. Ng shakoy! Nag-ano ako, guys, ha? Nag-wash ako ng hands ko. See, guys. Ang ganda-ganda, guys, ng dough natin, guys. Kukunin natin yung ano dito, yung hangin. I-perform na natin siya, guys, ng twisted donut, guys. Pag ibibintan niyo to, guys, dapat timbangin niyo para same yung sukat, pero ito pang snacks lang namin. So, wala nang measure-measure to, guys. Very easy to gawin, guys. So, ganyan lang. I-roll nyo lang to, tapos iti-twist. See? Diba ang dali-dali lang gawin? Lagay natin dito, guys, kasi i-ano natin to, i-rest natin for another 30 minutes, guys, before natin to i-sya ipiprito. Madali lang itong gawin, guys. Ganito lang. Hanggang matapos natin itong lahat. Tapos yung ano, guys, yung half, gagawin nating donuts. Ah. O, diba cute? Cute yung syuka. Syakoy natin. Continue lang, guys. Same lang ang gagawin natin hanggang matapos natin 'to. Gagawin ko sana itong donuts yung kalahati kasi nawala yung ano ko, yung molder ko. So, syakoy lang gagawin natin ngayon, guys. Yung malapit na tayong matapos, guys. Easy lang itong gagawin, guys. Kaso lang, maghihintay pa tayo yung mga proofing. Yung patutubuin natin siya. Kaya, madagdagan yung oras niya. Pero, masarap talaga to, guys. Pwede niyong pangbinta. Best seller ko to, lalo na pag-uwi ako sa Pilipinas. Bestseller tong shakoy ko. Alam nyo, guys, discarte lang yung gagawin natin para magkaroon tayo ng extra income. Kasi pag sahod lang yung anuhin natin, wala, hindi ka siya yung sahod. Kaya, kailangan natin yung mga extra income. Kaya ako dito, gagawa ako na kahit anong na pwede kong lutuin, na pwedeng ibenta. Pinag-aralan ko yan hanggang makuha ko yung tamang lasa na gusto ko. Ayun, igugo ko na siya.
Kasi yung recipe guys, minsan nilalagay nila yan, pero hindi naman yun yung tamang minsan kahit anong gawin nyo. Dito sa ano guys, sa end, dapat iselve nyo to para pag iprito natin yung shakoy natin, hindi siya bubuka. Marami na tayong nagawa guys, oh. I-rest lang natin to na mga 30 minutes. Tapos, iprito na natin guys. I-cover natin siya ulit ng kahit tea towel, pwede na yun. Magdo-double size to guys pagkatapos na mag-rest. Okay guys, balikan ko kayo after 30 minutes. After 30 minutes nating pinaparest yung dough natin guys. Ito na, nagdo-double size na siya. At ngayon, ipiprito na natin yung shakoy natin guys. Simulan na natin magprito. Magpapainit tayo ng mantika para ipiprito natin yung donuts natin, yung shakoy natin. Paano nyo malalaman guys, pag ready na yung mantika nyo, ititest nyo sa dito. Pag nagbabubbles na yan guys, so it means ready na yung mantika natin. Pwede na natin siyang iprito. Dapat mahina ang apoy guys para hindi siya masunog. Hinaan nyo yung apoy guys para dahan-dahan siya maluto, hindi yung bigla at saka sunog dun sa labas tapos sa loob hindi pa siya luto. Isn't it exciting guys pag magpiprito ka na yung mga step na ginagawa natin ngayon. Last stage na talaga to. Kainan na pagkatapos nito, guys. Mahina lang yung apoy na ginagamit ko, guys. O, tingnan nyo. Ang laki-laki guys, oh, pag nagugutom ka talaga. Marami pa tayong ipiprito guys, oh. Mga 2 minutes each side guys. Luto na siya. Tina-time ko siya, 2 minutes talaga. 1 and a half minutes. Ganyan, 1 and a half minutes. So, gawin natin siyang 2 minutes guys. Ang sarap nito guys. Tapos pwede niyo siyang i-coat na with sugar.
Sugar with cinnamon, masarap din. I-try natin mamaya pagkatapos nito, guys. Mag-coat tayo ng sugar and then sugar with cinnamon. May isa na natin tayong naluto, guys. Ulit-ilitin lang natin to hanggang matapos natin yung natira dito, oh. Ang dali lang to gawin, guys. Kaso lang, maghintay ka talaga ng 2 oras. Guys, tapos na lahat ang pagprito, guys. At saka, ubos na rin yung half nito, guys. Hindi makatiis yung amo ko. Ayun. Kinain na nila yung half. Ito, guys. Ano natin to? I-roll natin siya sa sugar. Dapat malinis yung kamay, guys, ha? Nag-ano na ako, guys. Nag-wash hands na ako, guys. Konti na lang talaga natira, guys, kasi kinain na ng amo ko yung kalahati nito. Oh, look at that, guys. Isn't it yummy? Pag mag-crave mo, guys, pwede na ninyo ni gamon, guys. Sayon ra siya kayo, gamon. Ay, ba't nagbibisaya ako? Hayaan nyo na, guys. Bisaya naman talaga ako, guys. Trying hard nga magtagalog. Shout out pala sa pamilya ko sa Pilipinas, sa asawa ko at sa 2 kong anak. Mag-ingat kayo dyan palagi. At sa mama ko, Mama Nora, shout out. At sa biyanan ko, Mama Merna, Papa Dudo, thank you po sa pag-alaga ng anak ko. At sa mga viewers ko, of course, maraming salamat po sa pag-watch ng aking mga videos. At sa aking mga subscribers, salamat po sa inyong lahat. At sana po, suportaan niyo pa rin ako hanggang mag-success ako sa ginagawa ko. Tapos na tayo, guys. Ito na, guys, yung donut natin. Twisted donut. Shako ito kasi sa amin, eh. Ano na lang natira, guys? 2, 4, 6, 8, 10 na lang natira. Mas marami pa yung nakain kaysa na video ko. Okay, guys? Bye-bye, guys! And thank you for watching! God bless us all. Bye-bye. See you next vlog, guys.